Pero it was significantly reduced from 12 to 15,000. Mga nasa 2,500 na lang siya, minsan 2,000 pesos. And we're using ACs almost 24/7 natin. Sobrang nagulat kami how effective the solar panels. Hello, I'm Paul Carlo Baes. I'm 33 years old, a software engineer. And this is my wife. Hi, I'm Ella, 33 years old, senior recruitment consultant. Solar power system is using yung solar panels, utilizing yung solar energy coming from the sunlight. We also have this inverter device na nagko-convert naman from direct current to alternating current. So yung alternating current, ito na yung usable electricity power na pwedeng gamitin sa mga appliances sa bahay. This is one of the devices that is included on our solar power system. So this is inverter. It's already upgraded to 8 kWh capacity. Actually, wala na kaming masyadong ginagalaw here. Ang important lang is on green indicator, meaning it's harvesting energy from sunlight. So like right now, maulan, nag-harvest pa rin siya, pero not that 100% efficiency. Actually, we have three types of systems: on-grid, off-grid, and the hybrid system. So, si on-grid yung you are still relying dun sa public utility grid. Si off-grid naman, normally ginagamit to sa mga probinsya, dun sa mga hindi reliable yung power source nila. This is much expensive, normally. Mas mahal naman yung hybrid system, which is yung combination siya ng on and off-grid. So, ang advantage lang is, si on-grid, kapag meron kang excess na harvest, ito yung ina-apply natin kay Meralco via net metering application. So, ito yung credit system ni Meralco na if ever may sobrang harvest, pwede nilang ibawas dun sa bill. Pag off-grid lang, kahit umaga or gabi, pwede mong supplyan yung kuryente for your household. Well, in on-grid, nagre-rely ka heavily sa daylight. So, kapag hybrid naman, it's the combination. So, ito yung pinaka-optimal, pero most expensive system din. I actually work in France. Working abroad, nakita ko ng mga solar panels within my French colleagues. And tuwang-tuwa sila kapag nakapag-harvest sila ng 3 or 4 months. Since sa Europe kasi, di ba, 4 seasons. So, limited lang yung time for summer. And I realized na sa Pilipinas, more than 6 months summer. Bakit hindi natin to ginagawa sa atin? So, when I came back here in Manila din, nagkataon na we are also planning to build our home. Way back, nung hindi pa kami nagsusolar panel, our bill usually ranges from 12,000 pesos to 15,000 pesos. It was significantly reduced. Technically, malaki pa siya kasi we're still in the process of application of net metering. So it took a while, mga 2 to 3 months before naayos yung net metering namin. Pero it was significantly reduced from 12 to 15,000. Mga nasa 2,500 na lang siya, minsan 2,000 pesos. And we're using ACs almost 24/7 natin. Sobrang nagulat kami how effective the solar panels na mag-reduce talaga ng bill. Tsaka malaking help siya kasi kakatapos lang namin house construction. Malaking bagay yung hindi mo naisipin yung monthly electrical bill mo. Tsaka nung after nung matapos yung net metering namin, doon namin na-experience talaga yung zero bill. Yes. Mm-hmm. So, I think it's 6 months na nung natapos yung net metering and 6 months na rin kami yung zero bill. Challenge during installation, no? So, actually, wala. Kasi other than sobrang bigat ng panels, kailangan ko talaga maraming installer. Magkatulong naman yung dalawa namin contractor nung binubuhat nila yung panels and i-ensure nila na walang sharp or metal object na tatama dun sa panels. Yung design kasi ng roofing namin is not that inclined. So, hindi siya masyadong slope. So, medyo patag siya. Ganun talaga yung pinili namin during the construction para mas madaling makabitan ng panel and mas okay yung angle for solar panels.
So siguro sa amin wala masyadong challenge kasi nga well planned naman na. Tsaka incorporate namin siya while building the house. Siguro ang magiging challenge lang for those people who would start using or purchasing one na meron ng bahay would be yun, yung kung paano nila ipi-place yung solar panels nila sa roof. It's zero maintenance. Siguro yung usual check-up na lang every now and then just to check. Pero right now, I believe yung rain itself already washes out yung ano man yung kailangan matanggal. And that's already the maintenance. So, super low to zero maintenance siya. Never pa kami tumawag kay contractor na nagka-problem kami or kailangan magpa-maintain ng panels. Because there's also an application sa phone na pwede mong i-access. Overall cost ng installation would be around 200,000. 100,000 for the panels, yes. Right? And then 50,000 for the installation of the panels. So, yung tapos, remaining cost nun is for the net metering application. So, yung net metering kasi it is a credit program ni Meralco na kapag meron kang excess harvest, so pwede nilang ibawas dun sa future or next bill mo para mas mababa pa yung babayaran mo sa kanila. So, yung mga applications niya, mga fees. Yes. So, overall, it's around 200,000. Ang ROI namin is around 3.5 years. But currently and ever since, zero yung bill namin with Meralco. Madali lang yung process for having a solar power system. You just need to assess kung anong system yung applicable sa house nyo. Kailangan lang i-acquire mo or i-confirm mo kay contractor yung ganong system na preference mo. And then they will be the one to assess kung ilan yung capacity na based on your historical usage and consumption. Mag-advise naman sila kung ilan yung recommended na kilowatt hour capacity na nagagamitin mo for the house. And I think that's the most critical part lang kasi si contractor naman din yung magde-design, mag-install. So you just need to wait lang. Ang maganda lang sa amin kasi habang ginagawa yung bahay, yung construction, in parallel din kinakabit si solar power system. So meaning nakakapag-usap yung dalawang contractor namin na sinasabi kunyari ni solar contractor na kailangan pa i-reinforce yung mga roofing system namin. So yun yung ginagawa ni contractor, pinapatibay niya pa kasi medyo mabibigat yung panels. Cons is it's an investment. So for those people na nagbabalak pa lang mag-ipon kayo. Mag-ipon kayo kasi it's really costly to have an installation like that. Pero yung pros niya is in the long term kasi since you'll be harvesting electricity lalo na with a tropical country like ours, you'll experience having zero bill in the future. I mean, I think yung pros for me. Well, aside dun sa nabanggit ni wife, yung parang electrical freedom na hindi mo naisipin talaga yung monthly electricity cost mo. So, kung dati medyo conscious ka, sige, medyo i-limit natin yung gamit ng aircon. Now, kahit 24/7, sige, okay lang. Mas komportable na hindi mo na talaga isipin. Sige, may harvest naman tayo. Sige. My advice, go for it. It's an investment. But at the same time, it's all worth it. If you're really planning long-term savings, solar power system or that investment would really help. If you have an interesting or inspiring story that you want to share, email us at stories.onlygood@gmail.com. At para wala kayong ma-miss na video ng OG channel, subscribe na and hit the notification bell to get updates on our latest episodes.